Welcome back, Anyana TV. Ngayon guys, sasabihin ko po sa inyo yung maling desisyon ko sa pagbili ng air cooler. Ang una po kasi, ang binili ko, ito pong air cooler na maliit na binili ko sa Lazada. Nakita ko po yan sa Lazada, akala ko po malaki siya. Ganito lang pala kaliit kasi yung po sa picture, malaki na po siya sa tingin ko kasi laki siya ng tao. Hindi pala. Nakaupo lang pala ho yung tao at ganito lang siya kalaki nung dumating. At yung pangalawang binili ko naman, dahil hindi nga ako satisfied sa init nun, sa lamig nun, ito naman ang binili ko. Medyo malaki pero dahil po sa laki nung space na kailangan niyang malamigan, hindi rin po sumapat. At ito naman yung pangatlo. Ito po ay binili ko sa Iwata. Which is medyo mas mahal po siya, pero less po ang price nila nung binili namin, may discount, na supposed to be 12,000 siya, nabili lang namin ng 8,500. So, ito po ang bili ko po dito, 1,400 each. Ang isa po ha, ngayon dito naman po, 5,400. At ito naman, 8,300. As opposed to being at 12,000 plus siya. Ito po yung mas nasiyahan po ako sa outcome nung hangin na binibigay po niya. Miski po wala pa po siyang yellow, malamig na po ang lumalabas doon sa air. Samantalang yung pong dalawa, okay din po siguro siya, pero kung maliit po yung space na gagamitan nyo. Ang gagamitan ko po itong buong itong sala namin. Kaya hindi po siya umubra. Ito po okay na po siya. Ang bala ko po sana talaga, bumili ng split-type aircon. Pero, ang problema naman po doon, yung kuryente. Madali nga po sana bumili ng split-type aircon kasi nasa 20,000 po ang halaga niya. Ang problema naman po doon, syempre, yun naman pong kuryente dahil mahal po ang kuryente. So guys, ito po yung nabili ko. Satisfied po ako dito sa Iwata na nabili namin. Kaya guys, ang naging lesson ko po dito, sa pagtitipid ko, mas lalo po akong napamahal. Kasi sinasabi na nga ng ate ko, yun na lang malaki ang biling ko, kaya lang namamahalan nga kasi ako. Ngayon, dahil ho, hindi nga ako satisfied sa lamig, bili ako ng bili hanggang napamahal po ako. At end up po, mas malaki ang nagastos ko. Kaya guys, kaya ngayon, sinasabi ko sa inyo, para at least kung bibili kayo ng air cooler, yung malaki na po ang bilin nyo, yung ganito, mas maganda po ang lamig niya. Pero kung halimbawang maliit lang naman yung lugar na kailangan nyong malamigan, okay na po ito. Pero ito guys, pwede rin po ito, kung pang sabihin yung pang personal use po, pwede po ito. Pero kung para dito sa buong sala, ito po ang mas nare-recommend ko guys. So hi guys, so ngayon nandito tayo sa Iwata Evaporated Air Conditioner. Ito po yung mga air cooler. Gusto ko lang sana mag-rent para sa birthday ni Mami, sa celebration. Ito sana ang gusto kong i-rent. Sabi, 3.5 daw po for 8 hours. Pero, after 8 hours, 200 o 300 per hour. Gabi namin gagamitin. So hanggang pinabukasan, magkano ho abutin nun. Kaya, nag-decide na lang kami ni Alvin, o ako, si Alvin actually. Bibili kami yan. Ng ganitong, ito po, oh. Ito po yung binili namin. Yan yung demo, po. Demo unit yan. At ito si Abraham, ito po yung nag-gano sa amin, yung ayaw magbigay ng discount. Hindi, ganito po talaga yung price, kasi promo price po ito. Magkano yung original price niya? $12,995 yung remote. Tapos naka-promo ng $8,995. Okay. Yung manual, naka-promo ng $8,495. Ulitin mo. So, ngayon, ang price nito na may remote, $12,995 original price. Tapos naka-promo ng $8,995. Aha. Uh-huh. Tapos ito, ang kinuha natin, wala nang remote kasi nawawala po yung remote eh. Kaya yung $8,895 lang ito, no? Yung manual niya, $8,495. Yan. So, guys, ito na ang kinuha namin. Pwede nyo po itong lagyan nga ng ice. Pwede rin wala. Kasi malamig po siya. At malayo ang
lamig niya. Yan ang range. Hanggang dito guys, oh. Nasa dito na si Chief. Ay, Ateng. Si Ateng, ayan. Ito, tingnan niyo yung lakas, oh. Malakas po. So, wala pa po yan yellow. Kaya pag nilagay niyo siya na ice, mas lalamig siya. Kaya, pero sabi ni Abraham, pwedeng wala na po siyang ice. Malamig siya, which is totoo po yun. So, anyway guys, pamili na naman ako ng panibagong air cooler. At yung iba, hindi ko alam, sana po pwede namin mabalik dahil kailan lang naman namin binili. At kung hindi iba namin mababalik, bibenta ko na lang ho ng palubit. At ito po yung nabili namin. Nandito na. Box na. Nakakahon na siya. Ah, hindi ako kaya. Makita lang na. Ayan. Asan na ba? Ito ako na lang. Ah, oh, sige, sige, sige. Ayan. So, ito yung aming binili. Ito po yung iwa. Ito po, sir. Ayan. O, yan, guys. Ito po yung aming binili. Gano'n pala? Gano'n pala ang warranty nito? Between your pre-service, 6 months apart, 70 sa case. Ano daw? 1 year pre-service, tapos 6 months sa parts warranty. Ah, okay. Sa parts 6 months, yung warranty. Labor, 1 year. Ah, okay. Yun. Pinatanong po muna ang pangalan, name, address, contact number, lagi sa resibo. Ah, okay. Guys, ito yung free na binigay sa amin Abraham. Malakas dalawa. Dalawa po nito. Malakas din po. Aha. Tsaka yun, pag umalis ka, kasi minsan madalas po kami nasa labas, at least meron akong rechargeable. Diba? Rechargeable pa po siya. Ito po yung mga, ito yung nasa iyo. Ito, ito, ito. Ayan, ayan. Ito, guys, hindi siya battery, ha? Nare-recharge siya para hindi sayang sa baterya. USB. USB, diba? Ayan, thank you. Ayan, guys. Iharap mo, love. Pagkakala lang, ha? Ayan. Ito ang industrial nilang air cooler na pag narentahan nyo po is 3,500 ang isa and 200 yata additional every hour after 8 hours. And then, minimum of 2 ang pwede nyong, kailangan nyong rentahan. Yan. Ito lang po ang nararent. Ang nararentahan for event. Malakas po ito. Na yun, laki. Ito pa guys, yung iba't ibang klaseng air cooler nila. Marami po kayong pagpipilian dito sa Iwata ng iba pang mga klaseng air cooler. Yan guys, magaganda rin po to at malalakas. Meron naman pong mas mahal doon sa kinuha ko. Kaya guys, kung kailangan nyo po ng air cooler, punta po kayo dito sa Iwata. At makakapili po kayo ng gusto nyong air cooler. Salamat! Naku guys, napamahal lang po ako doon sa binibili kong maliliit na air cooler. Kanda ko kasi okay na siya. Hindi pala sa init po ng Pilipinas. Sa init dito sa Pilipinas, Diyos ko, kailangan mo, kung hindi ka naka-aircon, kailangan mo po yung malaki para at least maramdaman mo yung hangin. Yung maliliit po, hindi ko maramdaman talaga yung hangin. Nagsisisi ako, binili ko siya. At ang problema po dito sa Pilipinas, guys, hindi nyo pwede ibalik. Hindi kagaya kasi dun sa States. Malayo po namin, maski isang buwan na, pwede namin ibalik kasi hindi kami satisfied. Dito pa, maski isang linggo pa lang, ayaw na po nila. So, yun po ang mahirap dito. Dahil hindi kayo pwede magbalik pag hindi nyo gusto. So, kailangan sigurado po kayo sa bibili. Sa bibili nyo. Ayun po, lesson learned sa akin. Sige guys, ayun dito na lang po ang aking pag-vlog. Sana may natutunan kayo sa aking experience sa init ng Pilipinas, sa paghahanap ko po ng air cooler, yung talaga struggle po ako sa paghahanap. So anyway, hanggang dito na lang guys. Bye!